So mga men, nandito na naman tayo sa panibagong video. Tatalakayin natin kung kailan ba pwede breed or pakastahan ang mommy hamster after niyang mga anak. Maraming nagtatanong sa akin na itong mga baguhang nag-aalaga ng hamster. Simple lang po ang sagot dyan. Di ba po after mga anak ng hamster, magbibilang tayo ng 4 weeks or 21 days bago natin nihiwalay yung pup sa mother. Katumbas po ng 4 weeks ay 1 month old. Mas maganda po yun kung good condition pa rin yung mother, hindi siya nangangayayat kahit nag 1 month na sa kanya yung mga pups. Pero kung nasa 21 days tapos nakita nyo yung sobrang payat na ng mother, pwede nyo na po itong i-separate. Tapos after pong ma-separate yung pups sa mother, antay lang po kayo ng 6 weeks kung good condition na yung mommy hamster. Sa tingin nyo, pwede na siya ulit i-breed. Condition na talaga yung katawan niya, medyo mataba na rin. Pero kung hindi po good condition or mapayat, may sakit, huwag nyo po muna ipilit i-breed. Paabutin nyo po muna ng 2 months. Kung mabilisan lang po, mga 7 weeks or 8 weeks nyo na lang para ma-sure po na pwede na po ulit i-breed yung mommy hamster. Kapag init na po ulit siya. Actually mga men, after mawalay ng pups 21 days or 1 month, pwede nyo na ulit pakastahan yung mommy hamster or i-breed. Pero dun po tayo sa tamang proseso na antayin nyo po muna na mag 1 month yung pahinga ng mother bago nyo ulit siya i-breed. Dun po tayo sa tama. Huwag lang yung isipin nyo lang makapagbenta or ma-breed para marami yung hamster nyo. After po mawalay ng pups, ang pinakauna nyo pong gagawin, mag-isa na po ulit yung mother sa kanyang cage. Kailangan nyo na po siyang bigyan ng mga high protein pero huwag po sobra-sobra. I-condition nyo po ulit yung katawan niya para next breeding. Pwede na po ulit siyang i-breed. Kayang-kaya niya na ulit bumuhay ng pups. After po mawalay ng pups sa mother, mapapansin nyo pong payat yung mother. Para po may balik nyo yung katawan niya, bigyan nyo po ng high protein, katulad po ng dextrose powder. Ihalo nyo lang po siya sa tubig, tapos huwag nyo po siya paabutin ng 24 hours dahil napapanis po ito. Katulad na nangyari sa akin, gumamit ako ng dextrose, napanis, tapos namatay po yung hamster na nilagyan ko nun. Kailangan nyo pong i-observe na maubos po yung tubig na yon, at kung hindi po maubos, itapon nyo po. Kasi po pag naiwan po yun doon, parang napapanis po siya. Tapos pag nainom ng hamster, parang nalalason po sila. Kung nawalay nyo na po yung pups, after 2 weeks dapat po hindi po may stress yung mother hamster. Tapos yung pabibigay po pala ng dextrose powder, hindi po yun araw-araw, 1 times a week lang po siya. Bawal po masobran sa protein yung mga hamster dahil nagkaka-hair loss po, yung natatanggal po yung mga balahibo nila. Ganun pa rin po ibibigay nyo yung food sa hamster nyo. Kung ano pong pinapakain nyo, huwag nyo pong iiba-ibahin. Basta ganun lang po para mabigyan ng balanced diet yung ating hamster. So mga men, after ng 1 month or 2 month na pagpapahinga ng mommy hamster, pwede nyo na ulit siyang i-breed. Pero kailangan po talaga alam nyo po yung tamang pagbe-breed. Antayin nyo po muna mag-inheat. Huwag nyo pong pilitin yung mommy hamster na mag-breed kung hindi pa naman siya inheat. Kailangan alam nyo po talaga ang tamang pagbe-breed o estro cycle ng pagbe-breed ng hamster. Para po pag pinagsama nyo po sila, alam nyo na po ang gagawin. Na hindi po dapat sila mag-aaway o hindi po sila magkakasakitan. Kung may kita nyo pong patay na po yung isa, sugatan, kailangan po talaga alam nyo yung pagbe-breed bago nyo ulit sila i-breed. So mga men, ayun lang aking mga ginagawa kapag i-re-inbreed ang hamster or papakastan ulit ito after niya magpahinga. Sana may natutunan kayo sa aking video. Kung may natutunan kayo, please like, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Mag-upload pa tayo ng maraming videos. Antayin nyo lang po. Thank you.